Sabi po ng mga netizens, walang pinagkaiba sa tatay niya etong si etong isang ito. Okay? Na isa nga sa mga kinasuhan ng drug smuggling ni Senator Antonio Trillanes, etong Young Duterte na ito. Wala daw pinagkaiba sa kanyang ama. Bakit? Ang hilig daw magsalita ng hindi maganda. Yan po kasi yung kanilang pambanat. Maraming maanghang na salita na naman etong isang ito laban kay Senator Trillanes. Kabaliktaran, dahil si Trillanes, Senator Trillanes, kumikilos na lang at bubulugain sila. Oh, hey, may kaso ka. Nag-file pala ako ng kaso laban sa'yo in a very composed way. Pero ang style na itong mga Duterte, bunganga, maanghang kung ano-anong salita na hindi maganda, kung ano-anong paratang na hindi rin maganda. Ganyan. Galit ang pinapairal. Kasi ganun eh. Pag alam mo sa sarili mo na, or pag hindi ka sanay sa mga diplomasyang paraan, talagang dadaanin mo agad sa galit yan. Ganyan po ang mga Duterte. Ganyan po ang style na ito, mga ito. Sana nga pakita ni Senator Trillanes ang totoong kulay ng mga ito. Huwag po kayong mag-alala. Itong lahat ng ito ay mangyayari. Ito na yung tamang oras kasi siguro naman ay alam nyo na itong mga kasong ito ay dapat na isampa noon pa. Kaya lang kasi siguradong hindi yan nauusa dahil nakapwesto pa ang matandang Duterte. Yun naman po ang dahilan. Pero ito ngayon, Diyos ko po, tapos kinakalaban pa ng mga Duterte ang nasa Malacanang. Paano kung panigan si Trillanes ngayon, Senator Trillanes ngayon, ng mga nasa Malacanang? Dahil nasa tama. Dahil naaayon sa batas ang kinikilos na Senator Trillanes. Paano kung mangyari yon? Edi lalong bulagta itong mga Duterte ngayon. Huwag magalit, sabi ng mga netizens. Galit na galit kasi itong, si, itong Young Duterte na ito. Kung hindi totoo, magandang magkaalaman para malinis ang konsyensya at may peace of mind. Kung hindi totoo, mag-relax ka lang, harapin mo ang kaso mo. Okay? Mas exciting nga yun eh, na ay, may nagkaso sa akin pero hindi totoo. Now, it is my time and it's gonna be easier na ma-exonerate or ma-tanggal yung duda ng mga netizens or mga, ng publiko na ako'y may ginawang kabulastogan. Pero yung ganito na dadaanin mo sa galit at maanghang na salita, talo ka. Dahil alam mo rin sa sarili mo siguro na guilty ka. Kaya dinaan mo or yung bugso ng damdamin mo, ang una mong naramdaman ay galit. At pag-atake naman kay Senator Trillanes. Utak ng isang trililing na sundalong kanin. You see yung mga pananalita po na yan, ginaganyan. Napakababaw. Napaka-sleazy. Eh so kung ganyan ang labanan nyo, talo ka na. Kasi ang baba eh. Ang baba ng level ng banat niyo po kay Senator Trillanes. Hanapan nyo ng butas or hanapan nyo ng pwedeng ikaso rin. Baka sakali, meron kayong makita. O kaya, kung oobra pa yung mga invento nyong kaso, try nyo rin. Oh, dahil siguro naman hindi pa kaagad-agad mabubuko yung mga ganyang invento niyong kaso. Pero yung ganito, nadadaanin niyo sa maanghang na salita, masasamang salita, sa, dadaanin niyo sa galit, talo po talaga kayo. This is a welcome development. Mas maganda ito dahil sa Korte ng Pilipinas daw ang pagdinig. Oh, Korte ng Pilipinas ang pagdinig. Hindi naman sa Davao yan ha. Kasi akala mo siguro ay sa Davao ito. Hindi po sa Davao ililitis yung kaso nyo na ito. Kaya good luck. I have always maintained my innocence. And I am confident that the judicial process will clear my name. Mm-mm. Kung talagang maging patas ang batas, kung magiging patas ang investigasyon at proseso na itong isinampang kaso ni Senator Trillanes, tiklo kayo kung magiging patas. So maganda talaga na bumabalik na tayo sa normal at mukhang lahat ay nagiging patas na. Kaya ayan, unti-unti pong bumabalik sa inyong mga Duterte ang mga kabulastugan nyo. At umaasa ang mga kababayan natin na mananagot kayo sa ating bansa, sa ating mga kababayan at haharapin nyo ang hustisya. Yun naman po, yun yung tinatawag na fair justice or judicial process. Magiging patas ang lahat kung magiging patas ang lahat. Marami sa inyo ang mapapatunayan ng inyong mga kalokohan, kabulastugan at kadimonyuhan sa ating bansa. Good luck!